sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus, purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria, pagbati sa mahal na ina sa umagang ito ng Linggo. Kumusta na po kayo? Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kuraparoko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong congregation sa mission area ng Pilipinas at Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, dito natin ginaganap ang Martes Dolores. Palagi ang nobena, parangal kay Maria sa kanyang ika-anim na hapis, Mater Dolorosa de la Pietà. Si Maria na tumanggap at kumalong at nagmahal sa katawan ni Kristo matapos ang pag-aalay ng Kalbaryo. Naku po, ngayon po ay araw na naman na Linggo at ito po ang ika-anim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ikadalawamput dalawa ng buwan ng Mayo. Kaya po bago ang lahat, nais kong batiin ang aking minamahal na tatay, ang aking papa, no? Si Papa Doming, na ngayon po ay siyempre nagdiriwang ng wedding anniversary. Sana po kung nandito ang nanay, ito ang ika-62nd wedding anniversary ng papa at ng mama. Ayan. No? So anyway, ang ating pong gospel ay John 14 verse 23 until verse 29. Habang tayo po ay nagnonobena, naghahanda para po sa susunod na Linggo na kapistahan ng pag-akyat ni Jesus, pagbalik niya sa kanan ng Ama, pagbabalik niya sa poder na sa kanan ng Ama. At habang tayo po ay naghahanda sa pagtatapos ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, dalawang linggo mula ngayon, sa pamagitan ng piyesta ng Pentecostes, dito po sa ating gospel for today ay muli tayong nakikinig at nagninilay sa mga salitang pamamaalam ng ating Panginoong Jesus na kanyang binigkas sa kanyang mga alagad ng huling hapunan. Tatlong bagay ang atin pong makukuha sa mga napakaganda na mga salita ng Panginoon. Una, sabi niya, sino mang nagmamahal sa akin ay kanyang palaging isa sa isip, isa sa buhay. Iingatan ang aking salita. Nais po ng Panginoong Jesus na bilang mga alagad, tayo sa kanyang pag-alis at pagkawala sa piling natin physically, dapat nandoon yung ating pagiging faithful o tapat. Ang pagiging faithful o pagiging tapat ay hindi lamang po nandarian kung nariyan ang mahal sa buhay. Kung hindi, higit pa dapat ang katapatan kung ang mahal sa buhay ay wala. Lumisan muna. No? Dito nga nasusubok ang tunay na katapatan kung umaalis at nawawala muna ang isang mahal sa buhay. So yun po,
Number one, sabi ng Panginoon, sana hindi niyo ako kakalimutan, maging tapat kayo. Pangalawa, mahirap maging tapat, no? Marami ang mga udyok, marami ang mga sulsol ng mundo, ng diablo at ng tao, no? Kaya nga, pangalawa, sabi ng Panginoon, magpapadala ako mula sa Ama ng isang bagong magtutulong sa iyo, tutulong sa inyo, sa inyong katapatan. At ito nga ang banal na Espiritu Santo na atin namang gugunitain 2 linggo mula ngayon sa Pentecostes. Ang Espiritu Santo ay mang-aaliw, consoler, kaibigan, no? At ang kanyang primary role ay hindi po yung ipakilala niya ang sarili niya, kung hindi patibayin ang ating ugnayan kay Jesus at sa Ama. Ang Holy Spirit po ay isang bridge builder, yan, ni Jesus at ng Ama. Patuloy na nagpapaalala, nagtuturo sa atin. Tulad ng isang kaibigang may malasakit, no, sa ating kabutihan. Kaya nga, dapat araw-araw, yan ang ating hinihingi. Come Holy Spirit, halina Espiritu Santo, turuan mo ako at tulungan mo akong maging tapat sa araw na ito. Ayan, no? And then, number 3 point, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Do not be shaken. Huwag kayong mayanig. Huwag kayong mataranta. Have peace. Ayan. Manatili sa kapayapaan. Stay healthy. Ayan pong ibig sabihin ng Shalom, shalom. Be complete. Stay healthy. Be well. Oh, bakit? Sapagkat muling babalik si Jesus. Yan ang ating tinatanaw. Muling babalik si Jesus. Ang atin pong paniniwala sa muling pagbalik ni Jesus ay bahagi ng kwento ng muling pagkabuhay. Yan. So, napakaganda po. Hindi ba ito rin po yung pahiwatig ng ating mga mahal sa buhay kapag sila ay umaalis? Di ba? Sabi niya, oh, ha? Maging matapat. Ayan. Oh, wag kung ano-ano. No. Pangalawa, magpapadala ako. Ha? Pero pangatlo, babalik din ako. Ayan, ano? Ganyan din po ang Panginoong Jesus. Mahal niya tayo, kaya nais niya na sa kanyang pag-alis, all is well. O sana po, nakapagbigay tayo ng liwanag, inspirasyon, no? At syempre po, init. Sa pamagitan po ng mabuting balita sa pagkagising natin sa umaga, pakihit po yung ating subscription button dito sa bahaging ito ng YouTube screen upang araw-araw ay matanggap nyo ang ating bagong pagninilay. At pakilike, pakishare, pakipost, pakirepost sa inyo pong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyo pong mga faith-based communities. Ipakilala po natin ang ating evangelization channel sa YouTube, Domi Guzman. Sa Facebook at Viber, ang ating pong community page, Pagkagising sa Umaga, no? At ngayon, hayaan nyo po na akin naman pong batiin ang isa na namang pangkat ng ating mga online parishioners na kaugnay natin tuwing umaga, rain or shine. Ayan, no? Pagbati po sa community ng Buklod ng Pag-ibig. Ayan. Sina George Noemi Villaruz,
Yan. Sister Lulu Recto, Irma Delio San Miguel, si Leslie Masigan, kasama po ang kanyang nanay at ang kanyang mga anak na si Miguel, si Sammy at si Jake. Pagbati kay Rolly at Rosalu Lamson. Ayan, sana tayo'y magkita-kita na uli soon, no? Mayor Egay, congratulations ng Santa Cruz Laguna, kasama po si Tita Doris, no? At ang mga anak, siyempre kasama dyan si Kleng. Ayan. Ann Tomas at Jenny Balagat. Pagbati rin po kay Butch at kay Julie Go. Ayan. Oh, get well soon, ha, Julie. Praying for you. And then, siyempre po ang attorney Rafi at Pearl Rodriguez and family. Kasama po ang kanilang apo na si Natalie. At binabati natin siyempre ang lahat po ng members ng Workers of Christ Community. Joey Didit Jacob, Leonie Bautista, Arlette Mendoza, Ram at Mabik Selim, Nilo at Derl Dario. Belated happy birthday kay Nilo, no? Kasama po si Tash at si Darren, si Sam Dario and family, Jess at Carmi Dakayan, Malu Gonzales at Hill, si Ruby Jin Yu, James, Moises, Jing Pascual at Christine Pascual at si Rina Feria. Pagbati kina Mario at Ofi de la Peña, kay JR at May, Villalobos, Feli at Gas Leonardo, Eric at Cathy Teotico, Ami Gustilo, Susan Reyes at Susan Lacson, Antoinette Magallion, Rene at Elinor Portillo. Pagbati rin po kay Ferdy at Agnes Nicolas at ang buong Nicolas family, kasama po si Celia at syempre po kay Mami SPS Anino. Ayan. Kasama po si Ellen at Mark Lester Causo. Binabati rin po natin syempre si CJ Villaluz at ang Villaluz family dyan sa Cainta, ang Shelmed Bicol at Manila, si Tita Medi Villanueva at ang Dios Mabalos po Foundation. Ayan. So ngayon po tayo po ay manalangin in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Father of mercies, our Father, in the mighty name of the Sacred Heart of Jesus, the King of Mercy, through the powerful intercession of the Sorrowful and the Immaculate Heart of Mary, Mother of Mercy, and Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister, today we renew our consecration to your merciful love. Pour on us your merciful love, rejected by others, and let us console you in our littleness and darkness. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Saint Joseph, protect the church and the Pope. Protect our homes, our families, and loved ones. Protect our work and our ministries. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paanyaya po uli sa ating pong November Holy Land Pilgrimage sa Journeys of Faith ni Arlina Onglao. Please get in touch with them. Message them, Journeys of Faith, Arlina Onglao, para po sa 14-day Holy Land Pilgrimage this November. At gayon din po, sa lahat po ng blessed na blessed sa buhay, be blessed. Join us sa atin pong pagtatayo
ng isang magandang dambana para po sa mahal na ina ng ating Panginoong Jesus. Get in touch with our parish office para po sa inyong love offerings ng donors at benefactors para po sa Shrine of Mater Dolorosa de la Pietà. Sister Lynn at Brother Romy, salamat sa Agarta Farms at Pilipino agbiag ka, oh, mabuhay ka, Katolikong Pinoy. Alleluia.